guys, kasama ko si Bisayang Dako. Yeah. Ano po mga Kadencio? Kumusta po si kayo Kadencio? Lang? Eh, gwapo! Allah, patay na naman sa mga nurse ito. So mamaya pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga bagay na tinatanong sa aming mga nagtatrabaho dito sa South. Ngayon po ay papunta kami sa McDonald's po. Yeah. Order tayo ng McDonald's. Usually, yung McDonald's dito sa Saudi Arabia, gapintot na lang. Pita tayo. Anong drinks mo? Orange. Look in your eyes when I say something. Sige po. Ayoko na pakita yung order ko, masyadong madami. Sorry. So yan, usually dito sa Saudi, ito gapintok na lang lahat. So ito yung order ko. Pupunta ako sa counter para magbayad. Ang pagkain ay magkuhuntahan muna kami dito sa McDonald's. Nandito po kami sa Wadi Laban. So yan, iniintay po namin ang order. Sa litang Bisaya. Bisaya, tuturuan mo ako talaga ng unang Bisaya. Unang-una, ano yung mga... Alam ko, marami kayong mga kasama ng trabaho Bisaya, di ba? Bisaya. Wala nga eh, sorry. Nahigugma ako. Nahigugma. Nahigugma. Ako. Nahigugma. Ako. Ako. Kanimo. Kanimo. Nahigugma ako kanimo. Ano ibig sabihin nun? Sabi nun. Nahigugma ako kanimo. Nahigugma ako kanimo. Pag once, alam mo na, pag once may maka... Ano ibig sabihin nun? In love ako sa'yo. In love ako... Oh! Sana! Alam mo na, pag may makita kang magandang nurse sa labas, ayan. Ay, sasabihin ko agad yun, baka masampal na. Anyway, sabihin mo. So anyway, ayan, wow! We have orange juice, caramel, and chocolate. Dumating ako dito sa Saudi Arabia, year 2013. Mm-hmm. Actually, mag-8 years na ako this coming August 13. So, 8 years? Secret na ako dito. Kunwari, may mga minsan mga Pilipino sa Pilipinas na nami-misinterpret ang mga OFW kagaya natin. Okay. Like for example, ano yung nararamdaman mo kapag tinatanong ka na ano na napundar mo? Anong usually sagot mo doon? Alam mo yung tanong na yan, palagi kong naririnig yan eh. Kasi di ba pag sa Pilipinas tayo, kahit hindi pa tayo sa abroad, pag may pera tayo, parang sa kanila ang dating parang wala lang. Hmm. Tapos pag nasa abroad na tayo, tapos malaman nilang abroad na pera na yan, di ba? Sa 8 years ko dito sa Saudi Arabia, sabi kong marami na ipundar, oo. Siguro sa pamilya, isa na rin yung pangarap ko para sa kanila. At saka yung bahay, nakatulong sa mga kapatid, di ba? Napundar eh. At saka, masasabi kong malayo na rin yung narating ko sa buhay. Ako naman, depende kasi sa pagtanong ng tao. Minsan kasi parang may mga nagtatanong na kababayan natin. Yung parang, ano na pundar mo? Parang, imbis na magtanong ka ay parang nakakapang-insulto ka. Na hindi nila alam. Oo, tama. Yung mga pinagdadaanan natin dito, akala natin. Madali lang. Pero nga kasabihan tayo dito sa Saudi na walang gintong napupunot sa Saudi. Tama yun. Yung mga paghihirap, siyempre na yung mga hindi natin na inaasahan dati na abroad, sarap yung buhay, magkaroon ka ng maraming pera, makatulong ka sa pamilya, pero try nyo dito mag-abroad po, sobrang hirap. Ayan po, minsan po nakikita nyo siguro sa Facebook o saan man dyan sa social media na masaya kami, umingiti, pero yun. Oo nga, minsan na. Kapalitaran po yan. Speaking of posting sa Facebook, meron nga mga kababayan natin na kapag nag-post tayo ng medyo may kamahalang gadget. Tama. Minsan na may misinterpret na lang, yabang naman. Hindi man lang makapagbigay ng pampainom or something, mga ganon. Nasubukan ko na rin yan po. Nasubukan ko na ilang beses yung tanong na yan. Hmm. Pero para sa akin, wala lang eh. Kumbaga kung ano yung narinig mo, labas sa kabila. Wala lang, kasi yung nag-start ka pa lang, walang tumutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Diba?
yun lang yung goal mo, yung kailangan may ma-prove ka sa sarili mo, sa pamilya mo. Hindi yung nagbabase ka lang sa sinasabi ng ibang tao, di ba? Ididipindi mo lang kumbaga yung status mo sa ibang tao, di ba? Tama ako, mali? Tama, tama. Minsan kasi, ano eh, kailangan din natin i-treat yung sarili natin. Hindi naman porket bumili tayo ng mamahaling bagay ay nagyayabang na tayo. Tama. And mahirap minsan magpadala, lalo na speaking of padala, parang yung pakiramdam namin kapag magpapadala kami ng pera, masayang-masaya kami. Tama. Kasi makakapagbigay kami ng tulong sa pamilya. Hindi kagaya dati sa Pilipinas na susweldo tayo kasi magkakabagala tayo, makakabili tayo ng damit. Mm-hmm. Ngayon, iba na eh. Pag nandito ka sa ibang bansa, talagang yung utak mo nasa padala para sa pamilya. Tama, na. Tama. Yung kontrata ko, 2 taon lang dito sa Saudi. Pero, nagawa ko mag-extend kasi takot ako mag-positive. Baka pag-bakasyon ko sa Pilipinas, pagbalik ko, mag-positive ako, edi hindi na ako nakabalik para na yung pamilya ko. Tama, tama. Breadwinner kasi ako ng pamilya. Ikaw ba? Paras tayo, sir. Ang gaya ko, natapos na yung kontrata ko this coming August 13. So, kailangan ko nang kunin yung bakasyon ko. So, gawa nga ng pandemya, hindi po na ituloy. At saka, baka mamaya magkaroon ng problema gaya ng mga nangyari sa mga ibang kababayan natin na hindi nakabalik dahil nagkaroon ng lockdown. Subscribing ta? Yes, come. Punta so. Naku, may bago kaming nakuha ditong subscribe sa channel namin. Hi! Wow! Oh, may bago akong subscribers. Thank you, Kapwan. Ano ang aral ng buhay ng isang Dennis ni Bisayang Dako sa pagiging OFW nila na mahabang pala dito overseas? Ang aral na aking napupunan. Siguro be humble lang sa lahat ng bagay. Ano yung na-receive mo, bigay mo sa iba, huwag kang madamot. Andun naman tayo, kung nasa taas ka, huwag kang mamimot kung ano yung pinanggalingan mo. Kasi di ba, nung bisa tayo, ang hirap. Kung ano yung narating natin ngayon bilang isang OFW, siyempre dahil sa kanya. Ayun lang. Maraming salamat. And tatapusin na po namin ang aming pagkain. Maraming salamat po sa pagkinig sa aming usapan po sa McDonald's. Have a nice day, guys. Kagaya ka rin ni Densyo na nagsusumikap at pipiliing manatili sa ibang bansa para sa pamilya. Patuloy lang ang bawat pangarap dahil ang Pilipino walang sinusukuan. Thank you for watching.